Part 2. Alam ni Gwen na sawa na si Mang Pedring sa kalungkutan ng lugar nila at pagtatrabaho sa bukid. May mga panahong pinababayaan itong bukid kaya kumonti ng kumonti ang mga puno ng dalandan at naging maliit ang mga bunga ng mga natitira doon. Nang matanggap ng dalaga ang sulat mula sa hasyenda, nashock siya. Sa loob ng isang araw ay tila agad siyang tumanda. Nagkasunod-sunod ang mga problema niya. Una, naputulan sila ng ilaw. Sumunod naman ay ang tubig. Mabuti na lamang at mayroon silang deep well pump na pinanggagalingan ang kanilang tubig. Noon ay nakikibahagi sila sa irigasyon ng Hacienda del Mundo. Ngunit dahil hindi sila nakakabayad sa paggamit nito, pinutol ng engkargado ng Hacienda ang pagdaloy ng tubig sa bukid nila. Kaya sa poso sila umiigib ng pandilig. It's backbreaking labor. Pero kailangan pagtiyagaan ito ni Gwen at ng tatlong mga kapatid niya. 15 years old na si Marisa, 13 si Arnold, at 12 naman ang bunsong si Ian. Dahil sa awa sa mga kapatid, hindi gaanong inuobliga ni Gwen ang mga ito para umigib at magdilig. Malayo din ang nilalakad ng tatlo papasok sa paaralan na nasa bukana pa ng kanilang baryo. Kung minsan ay inihahatid niya ang mga ito sa kanilang kalesa. Dahil mahal niya ang lupa, agriculture ang tinapos na kurso ni Gwen. Ginagamit niyang pinag-aralan sa pag-iistima ngayon ng kanilang kabuhayan. Fighter si Gwen. Ipinangako niya sa sarili na ibabalik niya ang dating kaayusan ng bukid. Magbubungang muli ng malalaki ang mga puno ng kanilang dalandan. Samantala, kailangan niyang kumita ng pera sa ibang paraan. May mga puno ng saging, bayabas, guyabano at kung ano-ano pang namumungang mga punong kahoy sa bukid nila at sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Hahanap siya ng mga mamimili sa mga prutas na manggagaling sa mga ito. Nalaman niyang may isang magsasaka sa karatig na yun na kumita ng malaki sa pagtatanim ng mga gulay. Bumili siya ng mga buto at itinanim ang mga ito sa ilang bahagi ng kanilang lupain. Dinidilig din niya ang mga ito. Nakakaubos ng oras at nakakasakit ng likod ang trabaho. Dala-dalawang timba ang hawak ng dalaga sa pagdidilig at pabalik-balik siya sa poso na may dalang tubig malayo sa bukid. Nang may tubig na wasa pa sila, gumagamit siya ng hose sa pagdidilig. Kailangan diligin araw-araw ang mga seedlings para hindi matuyo ang mga ito sa init ng araw. Naging main preoccupation ng buhay niya ang tubig. Naiiling na naiisip ni Gwen. Hinagod niya ng tingin ang kalangitan for signs of rain clouds. Tubig para sa mga gulay at mga puno. Tubig para sa pampaligo at pagluluto. At ngayong nasasanay na siya sa napakahirap na mga gawaing ito, nagbanta na si Samuel del Mundo na iilitin ang kanilang lupa. Nang malapit na siya sa hasyenda, nakita agad ni Gwen ang kaibahan ng mga pananim sa hasyenda. Malago at malusog ang mga halaman dahil sa saganang tubig sa pamamagitan ng irigasyon. Ang bunga ng mga iba-ibang fruit trees doon ay pang-export. Naiiling na naiinggit na naisaloob ng dalaga. Iniwan niya si Hergie sa may gate at tinungo niya ang harapan ng mansyon. Ang laki ng mansyon ng mga Del Mundo, naisip niya. Well-manicured ang malaking hardin na nalalatagan ng Bermuda grass. Napakaraming halamang ditong namumulaklak na nagdudulot ang mga ito ng kasiyahan sa sino mang bumisita doon. Man of action marahil si Samuel del Mundo. Sa loob-loob ng dalaga, parang napakarami ng nagawang improvement ito sa hasyenda gayong sandali pa lamang itong dumating doon. Na magkaharap na sila, kinabahan na talaga si Gwen. Nang hagurin siya ng tingin ito mula sa kinauupuan sa maluwang na balkonahe ng mansyon, pinilit kalmahin ng dalaga ang panginginig ng katawan niya. Walang habag konsiderasyon siyang maaasahan sa lalaking ito. Alam niyang kaibang personalidad ng dating kababata. Every inch of his heart, long body had an expensive clothing gave off an aura of strength. There was something aggressive about him. Anong kailangan mo, Mr. Greg Mondragon? Napalunok si Gwen. Napatingin siya sa napakagandang babae na nakaupo sa tabi ni Samuel del Mundo. Ito marahil ang misis nito. Hindi man lamang niya nabalita ang nag-asawa na pala ang milyonaryo. The woman was elegantly beautiful, immaculately groomed, and exquisitely dressed. Na hindi naman dapat ipagtaka ni Gwen. Hindi naman mag-aasawa si Samuel ng hindi halos perfect na babae. Mondragon? Anak ka ni Mang Pedring? Tanong ni Samuel. Gusto sanang tanungin ito kung kamusta si Gwen Mondragon. Pero napasulyap ito kay Celine at minarapat na tumahimik na lamang. Opo,
Panganay na anak, gusto ko sana kayong makausap ng sarilinan, Mr. Del Mundo. Pwede na tayong mag-usap dito, Mr. Mondragon. Hindi kumilos si Samuel para paalisin ang babaeng katabi nito. Naparito ako dahil sa sulat tungkol sa mortgage payments, panimula ng dalaga, at sinikap niyang huwag gumatol ang kanyang tinig. Overdue na kayo sa paghuhulog, pero nasan ang tatay mo? Siya ang gusto kong makausap. Nasa Sambuanga ang mga parents ko. Matatagalan sila doon dahil aalagaan nilang isang tiyahing may karamdaman. Napakadali niyang nakaisip ng kasinungalingan. At binuksan mo ang sulat na naka-address dito? Nag-init ang mga pisngi ni Gwen. Oo, matatag na sagot niya. Ipinagbilin sa akin ng tatay na buksan kong lahat kung ano man ang correspondence para sa kanya habang wala siya. Ilang taon ka na, Mr. Mondragon? Nanunuot ang mga tingin ni Samuel. Sa ilang saglit, she wondered kung alam ng lalaki na hindi siya isang lalaki. 20, tugon niya. I see. Tumaas ang mga kilay nito. Sa palagay ko ay wala tayong dapat pag-usapan, Greg Mondragon. Makakapaghintay ang bagay na ito hanggang sa pagdating ng tatay mo. Pero kailangan pag-usapan na natin ito ngayon. Giit ng babae, at medyo tumaas ang tinig nito. Please, Mr. Del Mundo, baka matagalan doon ang tatay ko. Ngunit nagkibit-balikat lamang ang milyonaryo. Naiintindihan mo bang sinasabi ng sulat? Oo, naiintindihan ko. Nakakapag-desisyon ka ba para sa pamilya nyo? Tumango siya. Napakahirap makipagtitigan sa nanunuot na mga paningin ni Samuel. Kung gayon, dapat mong malaman na hindi na ako makakapayag na tumagal pa ito. May atrasong 6 na buwang hulog ang tatay mo. At kapag hindi mo nabayaran ito sa loob ng 1 linggo, gagawa ng abogado ko ng legal measures para ilitin ang lupain yung nakasanla sa amin. Wag! Parang hikbi ang tinig na nagmula sa kaibuturan ng puso ni Gwen. Nakatingin sa kanya si Samuel at hindi nito kailangan makita ang kanyang pagdurusa. Magbabayad ako, ani Gwen. Ngunit kailangan ko ng kaunting panahon. Bigyan mo ako ng kaunting palugit, Mr. Del Mundo. Gaano katagal ang palugit na hinihingi mo? Mga 6 na buwan pa sana, kung maaari ay 8. Alam mong hindi kita mapagbibigyan ng ganyang katagal na palugit, Mr. Mondragon. Naningkit ang mga mata ni Samuel. Please, kailangan pagbigyan mo ako. Nagsusumamo ang tinig ni Gwen na may puot. Ang taong ito, sa loob-loob ng dalaga, sa taglay na kapangyarihan at kasaganaan, ano ang nalalaman nito tungkol sa paghihikahos? Sa paghihirap ng tulad niya at ng kanyang pamilya na halos isakripisyo ang sarili sa pagbabanat ng buto para pagyamanin ang kaisa-isang lupang pag-aari ng pamilya niya. Nakita niya ang pag-aari ng mga Del Mundo, ang expensive at modernong irrigation system na ginagamit ng mga tauhan nila sa hasyenda para sa mga pananim. Tila maliliit na mga ilog ang masaganang tubig, at ang spray sa mga pananim ay nanggagaling sa jet sprayer na pag-aari din ng hasyenda. Alam kaya ni Samuel na ang tanging bumubuhay sa naghihingalong mga pananim sa lupang gusto nitong ilitin ay ang iniigib sa isang napakalayong poso? Kung nalalaman lamang ninyo, himutok ni Gwen. Ang ano? Tinig ng isang babae ang narinig ni Gwen. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ang magandang babaeng nasa tabi ni Samuel. Pati tinig nito ay maganda. Nagkaroon ng perwisyo dahil sa tag-init, ang tinatawag na El Niño. Natigang ang lupa at natuyot ang mga pananim. Kalmante na ang tinig ni Gwen. Ngunit ngayon ay bumubuti na ang kalagayan. Please, Mrs. Del Mundo, tulungan niyo ako sa mister niyo. Tumingin na nagsusumamong mga mata ni Gwen sa magandang babae. Hindi ako si Mrs. Del Mundo. Matamis ang ngiting sumilay sa mga labi ng babae. Nanunukso ang tinging ipinukol nito kay Samuel. Hindi pa pero malapit na. Tila sinasabi ng ngiting yun. Samuel, darling, baka naman pwede mong pagbigyan si Greg at ang pamilya nito ng pagkakataon. Pumayag ka na sa hinihingi niyang palugit. Huwag kang makailam dito si Lynn. Malamig ang tinig ni Samuel. Tila walang epekto sa lalaki ang panunukso ng katabi. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, nag-isip si Samuel. Tila pinag-aaralan ng anyo ni Greg. Nahirapang huminga ng normal ang dalaga.
nasa mga kamay ng lalaking itong kapalaran ng kanyang pamilya. Parang gusto na niyang sabihin ang totoo at magmakaawa na lamang sa hasyendero. Ngunit naaalala niyang katigasan ng damdamin ni Samuel Del Mundo. Hindi ito ang tipo ng lalaking bibigay sa mga luha at emosyon. Hindi ito marunong mahabag. Isang kapwa lalaki lamang na matatag din ang maaari nitong pagbigyan. Anong magagawa ng 6-8 buwan na ikabubuti ng sitwasyon, Greg? Nakita ko ang mga pananim nyo. Mga anemic ang mga ito. Kung baga sa tao, may tuberculosis. Nakakaintindi ka ba ng pagsasaka? Nagtapos ako ng agriculture, Mr. Del Mundo. Nagkaroon kasi ng maraming problema nitong nakaraang mga buwan. Tubig halimbawa, matagal nang walang ulan. Marahil ay hindi pa mapapakinabangan ang mga puno ng dalandan namin ngayon. Pero may iba pa naman kaming pananim. Tulad ng ano? Obvious na gustong matiyak ni Samuel na ligtas ang investment nito. At makakakolekta ito pagdating ng panahon. Mga mangga, guyabano at sari-saring gulay tulad ng kalabasa. Giit pa ng dalaga. Bigyan mo ng chance si Greg, honey. Hinaplos ni Celine ang bisig ni Samuel. Magaan ang loob ko sa makisig na binatang ito. Buong lagkit na hinagod ng tingin ni Celine si Gwen. Nasa pagkakaakala nitong si Greg. Anong pangalan mo? Greg po. Gregorio ang buo kong pangalan. Muntik na siyang magkamali. Greg? Malambing na ulit ni Celine. Pangalan niya ng isang bilyonaryong Greek gentleman na nakilala ko. Naitanong ng lihim ni Gwen sa sarili kung bakit umibig ang isang tulad ni Celine sa isang masungit at aroganteng lalaking tulad ni Samuel Del Mundo. Dahil kaya sa salapi at kapangyarihan? Pero mukhang makwarta din naman si Celine. Basta gwapo, kinikilig ka, Celine. Inis na sabi ni Samuel. Dumilim ang mukha nito. Hindi naman ako humihingi ng limos, Mr. Del Mundo. Itinaas ni Gwen ang kanyang baba. Okay, pagbibigyan kita, Greg. Pero pagbutihin mo sana ang binibitiwan mong pangako at sa susunod ang tatay mong gusto kong makausap. Maraming salamat, Mr. Del Mundo. Ngayon ay gumatol na ang tinig ni Gwen. Nanginginig ang mga mata niya sa tuwa. Bumaling siya sa babaeng tinawag ni Samuel na Celine. At sa inyo din, salamat po, Miss Celine. Okay lang, handsome. Kinindatan pa siya ni Celine. Habang papalayo sa hasyenda si Gwen na sakay ng kanyang kabayo, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Alam niyang marami pa siyang haharaping suliranin. Pero at least, naresolbahan na niya ang pinakamabigat. Hindi siya dapat masira sa binitiwang pangako kay Samuel Del Mundo. Binigyan siya nito ng pagkakataon. Magtatrabaho siyang mabuti. Kailangan maibalik niyang irigasyon sa bukid. Ito ang una niyang gagawin kapag naibenta niya ang 6 ng kanyang tanim na kalabasa. Hinagupit ng malakas na hangin sa parang ang maiksi niyang buhok. Wala na ang ponytail niya na dating inililipad ng hanging habang nangangabayo siya. Tanda ito ng marami pang pagbabago na darating sa kanyang buhay. Habang naghahapunan sila ng araw na yon, sinabi ni Gwen sa mga kapatid ang tungkol sa nabag-usapan nila ni Samuel Del Mundo. Tahimik na nakinig sa kanyang mga ito. 3 teenagers na pawang nag-aalala sa nakaumang na pagkawala ng kanilang tanging pag-aari at ikinabubuhay. Nang matapos si Gwen ay narinig niya ang collective sighs ng mga kaharap. Parang nabunutan ng tinig ang mga ito tulad niya. Siya naman na nakinig sa suhestyon ng mga kapatid. Kay Arnold na gustong maging veterinarian para makapag-poultry at piggery. Si Marisa na gustong kumuha ng nursing course. At ang bunsong si Ian na gustong mag-aral ng fine arts dahil mahusay ang kamay nito sa pagguhit. Mga simpleng pangarap na gustong bigyan ng katuparan ni Gwen. Panalangin niya na balang araw ay matutupad ang mga pangarap ng kanyang mga kapatid. Kailangan siya ng mga ito. Sana ay magkaroon siya ng sapat na lakas para mapangalagaan ang mga ito. Mahirap lamang sila, pero sagana sila sa pagmamahalan. Sana ay maintindihan ito ni Samuel Del Mundo. Alam niyang isa sa mga araw na ito ay dadalaw sa kanilang milyonaryo para tingnan ang kalagayan ng mga tanim. Papasok ito sa bahay nila. Sana ay hindi na dumating ang araw na yon. Natatakot si Gwen na baka pag nakita ng lalaki ang karukhaan nila, mawalan ito ng tiwala na makakabayad pa siya ng utang at magbago ang isip nito tungkol sa binigay na palugit. Tulog na ang mga kapatid niya pero gising pa rin si Gwen. Nasa tabi siya ng kanilang bintana at nakatanaw sa karimlan. Malamig ang simoy ng hanging panggabi
nakaukit sa isipan niya si Samuel. Hindi niya halos nakilala ang dating kalaro at kababata. Malaki ang ipinagbago nito. Naging mataas tulad ng kanyang nawalang ama. Cameron Del Mundo, so attractive and masculine. Napakatangkad nito and so full of self-confidence. May mga katangian itong wala sa ibang lalaking nakilala na ni Gwen. Naitanong niya sa sarili kung natatandaan pa ng milyonaryo ang batang kalaro nito noon. Na madalas nitong paiyakin dahil hinihila nitong tirintas ni Gwen. At hinahagisan ang palakang nahuhuli nito sa palayan. Nang pinagmasdan siya ni Samuel habang nag-uusap sila, naging napakabilis ng tibok ng puso niya. Naging excited siya. At muntik na niyang makalimutan ang dapat na sasabihin. Noon lamang siya nakadama ng ganoong emosyon. Naalala niya si Celine. Ang babaeng napagkamalan niyang may bahay ni Samuel. Bakit ikinatuwa niyang malaman na hindi pala ito ang asawa ng milyonaryo? Pero kung si Samuel ang pinakagwapong lalaking nakita niya, si Celine naman yata ang pinakamagandang babae. Class na class ito. Elegante. Sophisticated. Ibang-iba sa mga kababaihan sa lugar nila. But then, malaki ang nagagawa ng salapi sa personalidad ng isang tao, hindi ba? Muli niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Tagumpay ang kanyang pagpapanggap na isang lalaki. Ngunit ngayon ay nakaramdam ng panghihinayang si Gwen. At piping hangaring sana'y naging kasing ganda siya ni Celine. Isang banyagang damdamin ito para kay Gwen, na may tendency na maging isang tomboy. Wala siyang naging libangan kundi umakyat sa mga puno, mga bayo magtrabaho sa bukid. Siya ang babaeng palaging nakapantalon at nagbebestida lamang kapag may party na dadaluhan o magsisimba. Ngayon ay hangad niyang maging maganda. Lihim na natawa si Gwen. Dahil kaya sa dati niyang kalaro, napailing ang dalaga. Hindi ito panahon ng mga pangarap niya. Kailangan niyang mag-isip at magplano para hindi siya mabigo sa pangako niya kay Samuel at nang masiyahan ng lalaki. Mahalaga sa kanya ito. Nanaog siya ng bahay. Naglakad-lakad siya sa maliit na harding na kapaligid sa bahay nila. Nasamyo niya ang halimuyak ng mga dama de noche at mga kampupot na itinanim noon ng kanyang ina. Mabangong-mabango ang mga bulaklak na ito, lalo na sa gabi. Napakaraming mga bituin sa kalangitan. Nagpapaganda sa isang gabing tulad nito. Ngunit nangangahulugan din ang kalungkutan sa mga magsasaka dahil tila matagal pa bago uulan. Kailan kaya sila muling magkakaharap ni Samuel? Nakadama ng biglang kalungkutan si Gwen. Hindi niya maintindihan kung bakit kapag naaalala niya si Samuel, gusto niyang maging babaeng babae at maging maganda sa mga paningin ng kababata. Kanina sa pagpapanggap niyang lalaki, inaasahan niyang kukumustahin ni Samuel si Gwen. Pero tila nakalimutan na ng milyonaryo ang kababata nito. Bakit nga ba hindi? Sino ba naman siya para sa binata? Naroon si Celine na ubod ng lambing at ganda. Sa kanyang silid, marami ng sigarilyong nahit-hit si Samuel. Malalim ang iniisip nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ibang pakiramdam niya kanina nang kausap niya si Greg Mondragon. Ayon dito ay kakambal daw nito si Gwen. Gustong-gusto niyang itanong kung nasaan si Gwen. Pero ayaw niyang marinig ito ni Celine. Baka pagkukulitin siya ng babae at mainis lamang siya. Nagbaliktanaw ang milyonaryo sa nakaraan. Wala siyang natatanda ang kakambal si Gwen na lalaki o babae. Ewan nga lamang niya kung naihiwalay ito sa pamilya ng dalaga nang maliit pa sila. Pero may hindi siya maipaliwanag na kakaiba sa anyo ni Greg. Hindi niya masabi kung ano ito. Pero ibang pakiramdam niya. Bukas papasyalan niya ang lugar ni Greg Mondragon. At magtatanong siya tungkol kay Gwen. Naisip niyang baka naman magpumilit pang sumama sa kanya si Celine. Hihintayin na lamang niyang makaalis ang babae. Marahil naman ay aalis ito sa linggong yon. Hindi na siya makakatiis na hindi makumusta ang dating kababata. Ano kaya ang gagawin ni Gwen kapag nalaman ni Samuel na nagsisinungaling siya rito? At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.